Okay, we're live. Ginulat ko mga followers ko. Kasama ko aking mentor at boss sa De La Salle Health Science, Dr. Arnold Mina, cardiologist. Okay, napakagaling. Ngayon, board of trustees ng Philippine Society of Hypertension. Kaya siya talaga expert dito. Okay, cardiologist din ako, pero siya ang boss ko. Magkaano kami ni Willie, magkasama kami dati nung estudyante pa siya. Pati si Doc Liza, kasama ko rin. Huwag na natin sabihin na, tatlong dekada. Anyway, sir, ang tagal na nating doktor, ang dami pa rin may high blood at hindi nagpapagamot base sa latest na data niyo. Yung latest na data kasi, pinakita nila, nasabi nga nila, ang dami pa rin uncontrolled na, ang dami na natin magagandang gamot, pero ang dami pa rin uncontrolled blood pressure na lumilitaw, no? Pagka chinek mo yung mga tao. And this is because, hindi aware yung mga tao ng blood pressure nila dahil hindi nagpapacheck. Madami hindi nagpacheck. Ayaw pa rin nila magpacheck hanggang ngayon, sir? Maraming hindi nacheck. Kaya hindi sila aware. Kaya ang goal nga natin ngayon sana is to increase awareness by checking the blood pressure. Para ang laki ng percentage ng ayaw pala magpa-check. Meron pa lang may mga ayaw na mga tao. Meron naman hindi talaga sila, wala talaga silang means para magpa-check. Like for example, sa mga mas malalayong lugar, wala tayong mga nagmaman ng centers natin or ano. Kaya nga napakaganda ngayon, Willie, kasi yung mga digital blood pressure apparatus namimigay kami ng ganyan para magamit nung sa mga center sa mas malalayong lugar para ma-check yung blood pressure ng pasyente. Okay. No? Ang interested sila syempre sa gamutan eh, kung ano ang latest eh. Tama. Dito muna tayo sa mga lifestyle change na kaya gawin ng lahat. Tinuturo ko rin lagi, ano ba tong mga pwede nila gawin at ilang number ang ibababa ng BP nila? Actually, nagkaroon po kami kung mga sa mga interesado, tingnan niyo sa website ng Philippine Society of Hypertension.org, naglabas po ng clinical practice guidelines ang Philippine Society of Hypertension kasama ng Philippine Heart Association noong 2020 po ito, panahon ng pandemic. Kung kasing titingnan nyo, ang dami pong guidelines sa buong mundo, American, European, medyo nakakalito. So, pinasimple po nung guidelines ng Philippines kung ano ba dapat ang gawin. So, definition lang, ano bang high blood? 140-90, Willie. And above, ano ba ang threshold, kailan dapat gamutin? Pagka 140-90, in most individuals, mga adults 18 and above, gagamutin yan. Pag mga elderly po, pwede pang 150 over 90 ang threshold kung kailan mo mag-start ng gamot. 150 now, over 90, elderly mga 60 more than above. 65, 65 and above. Yung 18 and above na regular adults, 140-90. Okay. Depende rin po sa risk factors. Kung may sakit na kayo sa puso, kung kayo'y naninigarilyo, mataas ang cholesterol nyo, gagamutin na po agad yan. Ngayon, yung sinasabi ni Doc Willie na yung lifestyle lahat po ng antas ng blood pressure, mild hanggang dun sa mga pinaka-severe, lifestyle po talaga ang kasama. Yun po ang number one reason sinasabi nung mga pagsusuri na bakit hindi ba nakokontrol? Ang daming magagandang gamot, ang lalakas na ng gamot. Mas maganda ho yung gamot ngayon kaysa 30 years ago nung araw ng mga panahon ng mga tatay namin, no? Okay. So ngayon lifestyle, yung sinasabi ni Doc Willie, meron pong pag ginawa niyo po ito, bababa ang BP niyo kahit papaano for ng ilang antas. Tingnan natin yung evidence-based na siyempre ngayon ang uso ngayon, ang dami ng doktor na nagba-vlog, 'di ba? Gusto natin evidence-based. So first is makikita nyo po ito dun sa clinical practice guidelines na sinabi ko sa inyo. Puntahan nyo yung website namin. Okay. Nandun po yung guidelines. Ito po, non-pharmacologic approaches. Ang pinaka the best po is weight reduction. Okay? Magpapayat. Magpapayat kayo at maabot nyo yung BMI, Willie. BMI na 18, body mass index, yung kinocompute po yan sa base sa height tsaka sa weight. Ang normal is 18.5 to 23.5. Ang pinaka-average sa Pilipino, 27 po eh. 27 to 28. Obese na talaga. Maraming Pilipino, maraming tao ngayon. Obese. So pagka po nakapagpapayat kayo, like for example, nakita kayo mataas ang blood pressure nyo, sabihin sa inyo ng doktor, magpapayat kayo through exercise and diet. Pag nag-lose po kayo ng mga 10 kilograms, that's about equivalent to 5 to 20 na bawas doon sa BP nyo. So, tingnan nyo kung nagwa 140 ang BP nyo, nabawasan ng 10,
that's 130. Babalik na kayo dun sa borderline. Medyo mas mababang antas na po yun. So, no? Pag bumaba kayo ng 10 kilos, marami. Malaking bagay yun. 20 pounds. No? Siguro kahit 5 to 10 pounds lang, baka bumaba ka na 5 to 10 points. Walang gamot yan. Walang gamot. Dahan-dahan din po. Hindi naman po dapat pag sinabi sa inyo, next month, nagbawas na kayo ng 10 kilograms. Okay. Dahan-dahan po yan. Yung pangalawang option po, lagi naming sinasabi, yung dietary approaches to stop hypertension diet, ang abbreviation DASH, DASH diet. Ang sinasabi lang naman ng DASH diet, mag-ingat sa salt, halos 1 teaspoon per day ang allowed sa atin, tapos mas maraming fruits and vegetables, sa ulam, mas more sa isda at chicken. Yung beef at pork, medyo dahan-dahan po tayo dyan, iwas ng konti. Tapos, siyempre, yung mga non-fat, low-fat dairy products kasi kailangan natin ng calcium sa katawan. Kung kakain po kayo ng mani, peanuts, Willie, ganito karami lang yung kasya lang dun sa loob ng fist mo. No? Okay hindi so, isang supot. So, pagka po ginawa nyo yung DASH diet, ilan ang ibababa? Ang mababawasan? Hulaan mga ko ilan. Ilan? Tingnan natin. Okay. Nasabi na namin kayo na, spoiler alert, mas mataas yung sa diet, sa weight loss. Pero sa DASH eating plan, 8 to 14. 8 to 14 millimeters mercury. Bababa. Average, mga 10, 11. Okay. So, pag BP niya 150, 90, magiging 139, ano na lang. No, medyo bababa 80. Na po ng antas. And then, kung mame-maintain niyo po yung diet, DASH diet, tsaka weight loss, ma-achieve niyo yung, ano niyo, yung... Sinabay mo pa yun, di normal ka na. Yung isa pa pong importante, although sa Pilipinas kasi napakahirap, yung dietary sodium restriction, no? Bawas actually. Ang talaga pong ano, ang para mapicturean niyo lang yung isang teaspoon ng salt, yun po ang laman or yun po ang allowed na number of yung dami ng salt na inyong i-take sa loob ng isang araw. Kaya lang yung adobo natin, yung sinigang natin, yung noodles natin lampas na 1. Tapos isasawsaw pa sa patis yung adobo. Yung instant noodles po natin, ang laman nun, mga 2 grams na ng salt. One in a day lang. Kumisan, nag-breakfast tayo, tapos mamaya merienda, top noodles, no? So, medyo ingat po doon. Ako, tinatapong ko na lang laging sa bowl. Nakain ko na lang yung noodle. Ako, half nung timpla, tapos konti lang yung water para pareho rin yung lasa. Okay. No? Masarap pa rin yung lasa. Pero, mas maganda siguro. Talagang ang sinasabi po natin, ang pumapatay sa atin yung mga processed foods. So we tend to suggest na real foods, yung mga niluto ng ating mga lola na itong araw gagawa sila ng noodles. Pagka po sa salt, nag-restrict kayo, mga 2 to 8 millimeters mercury ang bawas. 2 to 8. Pwede so, na yan. Pwede na. Average 5 millimeters mercury. O baka hindi na kayo ma-stroke niyan. Pwede na. Oo, malaking bagay yon. Pero wala naman sumusunod sa low salt. Ang problema kasi sa salt, Willie, pagka mataas ang salt intake mo, nakokontra na nila kuminsan yung mga ano natin, yung mga paborito nating gamot, yung mga ACE inhibitors na kokontra na nila yan. Mamaya pag-usapan natin, ha? Ano pinakamagandang gamot? Yan. So pagka so far, pareho sinasabi ni Dr. Mina sa lahat na sinasabi ko, di pa ako sumasupply. So, physical activity. Ang physical activity po, hindi po counted yung sabi mo, naglalakad exercise. Naman ako palagi. Uh-oh. Yung exercise, continuous activity po yun para actually bumibilis yung heartbeat nyo na exercise yung muscles, pati puso nyo. So, ang regular aerobic physical activity, hindi lang po kayo kailangan mag-marathon or mag-bike mula Maynila hanggang Laguna. Ang sabi lang po dito, moderate aerobic physical activity, brisk walking, para lang po kayong nagmamadali at malilate na sa trabaho na pinapaspasan nyo yung lakad, hindi po kailangan tumakbo. Mga 150 minutes a week. That's mga ano, Willie, mga 30 minutes, 5 times a week. No? Medyo hingal. Konti. Medyo konti. Nakakapagkwentuhan pa kayo. Kung kasama ko si Willie naglalakad, mag-brisk walking kami, nakakapagkwento pa kami, pero hindi na kami pwedeng kumanta. Okay? Or, yung mga, ano po, yung mga malalakas mag-bike, pwedeng mas vigorous exercise, mas less, mga 75 minutes a week. So, ilang points tayo dyan, sir? 4 to 9. Mas mababa siya. Mababa lang ang walking. The best talaga. 4 to 9 millimeters. 4 up to 9 millimeters mercury. Ang isa pang nalilimutan natin, sa mga Pilipino, marami humalakas uminom ng alak. So, sabi nila, moderate alcohol consumption. Pagka sinabing moderate, 2 drinks a day. Dalawang beer, dalawang shot ng hard. Yung shot po, hindi baso.
shot puno ang tawag doon eh. Yung shot glass is about 30cc. So, two shots, mga 60cc po yon. Pero, yun po, pagka nag-ingat po, sa mga babae, kalahati ng mili. Kasi masano sila eh. Okay. So, 2 to 4 millimeters mercury. Konti lang. 2 millimeters. Baka sabi nila, inom na lang ako. Pero huwag niyong baliwalain. Kasi alam nyo, sabi ng WHO, Willie, sa mga manginginom to na may sakit sa puso. Pero ang sabi niya ng WHO, there is no safe amount of alcohol. Kasi ano pa ang ibang bad effects sa alcohol? Dadaan yan sa iyong lalamunan. So, throat cancer. No? Pwedeng sa gastrointestinal cancer. So, may mga cancers po na nakukuha dahil sa pag-inom. At nakakataas din ng BP, actually. Okay. So, yun. Meron pa mga iba, sir, na pinag-uusapan natin. Yung garlic, bawang, di ba? Sa garlic. Marami na rin ako nakitang study, pero meron din kayo nakita. Ano ba yung nakikita mo sa bawang? Marami kasi nakikita ko nagbabawang. Yung mama ni doktora, umabot ng 94 years old yun. One bawang, 3 times a day yun. Ah, no? Pero actually, so mother ni Dr. Mina na interviewin ko mamaya sa rheumatology. Ano, hindi, pero actually, kung titingnan niyo po yung mga pagsusuri, kasi syempre, pagka po gumagawa kami ng mga pag-aaral gaya nila namin ni Doc Willie nung araw tinuturuan kami, tinetest natin yan against placebo. Yung placebo, ibig sabihin, sugar pill lang yan, walang laman na gamot. So itetest natin yung bawang against sugar pill, ilan ba yung nako-control na blood pressure with bawang and with sugar pill. Halos pareho, Willie, hindi sila nakakalayo. At ang sabi nila, kung gusto mong bawang, yung para makuha yung effect niya, kailangan maraming bawang. Baka delikado, mag-gastritis ka naman. Pero sa cholesterol, parang may konting. Sa cholesterol, meron. May yes. Sa cholesterol po, meron siya. So, wala naman masama kung gusto nyo magbawang, ingat lang sa yan. Opo. Kung hindi makuha dito sa lifestyle change, ano ba itong mga gamutan? Kasi meron ding mga meron ding mga non-specialist doctors na nakikinig sa atin. May isa pa tayong hindi nabanggit, Willie. Ano ba? Yung smoking. Smoking, zero po. Zero smoking. Pero wala siyang... Well, ang effect ng smoking sa BP, actually, short term eh. Pagka naninigarilyo ka, tumataas. Pero pag nag-stop ka, in 30 minutes, bababa na siya. Okay. And then, pag continuous ka nag-stop, nawawala na yung effect niya. So, meron po yung smoking in terms of effect niya sa cardiovascular. Pero yun lang naman. Pero ano yung sabi mo, yung gamot? Yung gamot, paano nyo ba ina-approach yung gamot? Maraming klase, di ba? Pwede mo na i-enumerate. Para sa mga kasamahan natin na doktor, mga sa general practice. Parang nag-lecture tayo sa non-specialist. Ano po, tingnan nyo rin ulit yung ating clinical practice guidelines. Mm-hmm. Makikita nyo po doon, meron po kaming ni-recommend. Ang major drugs po, apat talaga, actually tatlo, ang one major drug, amlodipine, calcium blocker, sorry. Calcium channel blockers. Like amlodipine. Example, amlodipine, felodipine. Okay. May mga dipine. Ang turo nga ni Doc Willie. Yung susunod po, yung ACE inhibitors, angiotensin converting enzyme inhibitors. Example niyan, mga enalapril, captopril, may mga pril po sa dulo. Yung kamag-anak ng ACE inhibitors, yung angiotensin receptor blockers, ARBs po ang abbreviation, losartan, telmisartan, irbesartan, may mga sartan po sa dulo. So, 1, 2, tapos pangatlo, diuretics, no? Yung diuretics po, pampaihi yon, so para mabawasan yung volume sa katawan. So, may IDE sa dulo, hydrochlorothiazide, indapamide, di ba? Yon, yun po ang mga available sa Pilipinas. Ano ba available ngayon? Meron. Hydrochlorothiazide and indapamide. Problema, hindi gano'ng binibigay? Problema, maganda po yung ano, problema sa hydrochlorothiazide po, short acting siya, Willie. So, pag binigay mo sa umaga, ininom ng pasyente, pumunta sa clinic mo, normal BP. Pero pagdating ng hapon, lilipas na effect niya. Mas maganda or mas mahaba ang effect ng indapamide. Kaya lang, mas mahal po in terms of presyo ng gamot. Yung pong maganda sana na mura lang, wala sa Pilipinas, chlortalidone. Kasi long acting po siya, pero ano. So, diuretics yan. Ano pa yung panghuli? Yung beta blockers po kasi, hindi na siya kasama dun sa first line drugs, pero nandun pa rin siya sa major drugs. Yung beta blockers na tatawag, may mga metoprolol, neolol sa lulo, atenolol, bisoprolol, nebivolol. Yan po, ginagamit natin kung yung pasyenteng may hypertension ay mayroon ng sakit sa puso, na-atake na sa puso,
may reklamong arrhythmia, nagkaka-irregular heartbeat, or mga pregnant women, pwede ang beta blockers eh. Ah, binibigay, binibigay ng... Pwede na, pwede na ang beta blockers. Diba dati medyo parang nakakaliit ng... Yung SGA, nagiging small for gestational konti. Age. Konte. May ang drug of choice pa rin siyempre, of course, yung methyl dopa natin. Kasi yun talagang... Aldomet. Wala na atang aldomet, pero methyl dopa, yes. Yun ang talagang drug of choice. Pero pwede po ibigay yung mga beta blockers. Mamimili lang. No? Meron lang recommended ng OB-GYN natin na bago. Madami silang mga sinabi ngayon eh. No? Pero basically yan. So, or women desirous of pregnancy, pwede rin yung beta blocker. Kasi baka mamaya naka-ACE inhibitor, really, pagka gusto so, pa lang... So, bawal no? yung mga pril, enalapril, captopril. Pag gusto magbuntis. Oo, kasi pag nagbuntis sila, baka makunan sila. Pagka hindi na detect agad. So yung tsaka yung sartan, earbis, yung mga may mga low sartan, hindi ho ginagamit kung yung pasyente gusto nilang magbuntis, no? Okay? So ano pa? 1, 2, 3. Tapos yung mga second line drugs po, meron kami. Pag hindi pa na-control dyan, yung mga centrally sige, acting. Meron pang dagdag. Sige, sir. Ano centrally acting drugs po, ginagamit natin kapag ka hindi na makontrol with the first line drugs. Okay? So, actually, Willie, pag sa guidelines, titingnan mo, ang basic lang. Basic lang yung paborito natin, no? Amlodipine and the ACE inhibitors, no? Ang basic po, ang cutoff is 55 sa UK guidelines. Yun, anong 55? 55 years old. Pagka 55 and above, okay. Mas tendency mo, ang bias mo is to use amlodipine. 55 and above amlodipine tayo. Mas maganda dahil sa ano niya, sa pathophysiology niya, 'di ba sa pasyente, yung smooth muscle relaxation, yung amlodipine po kasi nire-relax niya yung mga ugat natin, no? Kasi kaya po tumataas ang blood pressure, yung ugat natin, no? Pag tuntanda, sumisikip kasi kumikipot tsaka tumitigas na siya, hindi na siya resilient, no? Hindi na siya malambot, no? Hindi kagaya ng bata-bata. Pagka kailangan mo tumaas yung blood pressure, kikipot yung ugat, tataas yung BP. Pagka naman dehydrated, bababa ang BP, iaano nila yan, kikiputan din nila. Pagka naman sobra, luluwag yung BP, yung ugat. Pagka po matanda na, hindi na po ganun kahusay mag-adjust. Kaya, the best po, bibigyan mo ng tulong para makarelax yung blood vessel. Amlodipine yun. Pagka naman younger ng 55, yun yung mga ACE inhibitors na captopril, enalapril, ramipril, or yung mga sartan. Yung losartan, telmisartan, irbisartan. Sige, sir. Kasi, yun. Lalalimang pa natin. Kailan mas maganda, kasi halos pareho itong mga pril, ACE inhibitor, pati sartan, ARB, halos pareho ang benefit nila sa diabetes, sa heart failure, pampalit ng puso, ventricular remodeling. Pero, kailan mo favor yung pril o yung sartan? Ang turo pa rin sa atin, sa med school, sa mga ano, the best pa rin yung ACE inhibitors po. Yung ACE inhibitors kasi maraming napag-aralan, maraming pagsusuri, etc. The best pa rin? The best pa rin siya. Although in terms marami of, na rin yung ARB. Kung all things being equal, okay pa rin siya. Pero gagamitin niyo po yung mga sartans kapag ka po hindi ma-tolerate ng pasyente yung ACE inhibitors. Really, yung mga alam natin na pwedeng magkaroon po ng dry cough. Pero kailangan i-qualify niyo ano ba yung cough ng pasyente. Ang cough po, secondary to ACE inhibitors, yung mga pril, at nocturnal, usually sa gabi sumusunog yan. Maganda to, ha? Pag nakainom kayo ng pril, enalapril, ano pa mga famous na pril ngayon? Captopril, enalapril, ramipril, perindopril. Silazapril, parang nawala na eh. Okay, lisinopril, yan. So pagka po yan, may mga side effects sila. Ang side ubo, effect niya yung ubo, nocturnal. Pero yung ubo niya, kasi alam niyo, sa Pilipinas, ang daming... Lahat inuubo. Inuubo. Mga rin naninigarilyo, polluted sa kanya, maglakad ka, ubuhin ka. So dapat, i-check niyo po, ang ubo ng ACE inhibitor, nadulot ng ACE inhibitor, nocturnal, ibig sabihin, gabi. Sa gabi, dry, walang plema, episodic siya, paroxysmal. Ang ibig sabihin, paroxysmal, susumpong, maya-maya nawala na, wala pang ang ginagawa. Kumisan, uminom pa lang ng tubig, nawala na yung
yung ubo. So, yun po yung dapat tatanungin mabuti sa pasyente. 5%, di ba? Mga 5%. Mga 5% magkakaroon po nun. So, ako, pagka nag-reseta ako nun, pagka magpa-follow yung pasyente, inaano ko, tinatanong ko lagi, hindi ba kayo inuubo? Tapos pagka sa'yo may ubo, anong klaseng ubo? Tatanungin niyo yun. Parang a little stronger ba siya yung mga prill sa sartan? A little, almost the same. Yung contention nila ngayon, Willie, dahil dumami na yung data with the sartans, halos pareho na sila ng effect. Ng lakas. Kaya sinasabi nila, nung dati, panakibutas lang ang sartans sa pag nag-ACE inhibitor-induced cough. Pero ngayon, may mga studies na nagpapakita na pwede mo na rin gamitin siya as first drug na gagamitin mo. Yon. Okay. Yung prill, meron din siyang isang ano ha, aside from cough, yung antineurotic edema, pwedeng mag-allergy yung pasyente. So, pwede mong ilipat sa sartan pagka ganun. Wala siyang class yung effect. Yung mga ARB sartan, wala bang problema? Sa ARB, pag tinignan mo yung... Di ba pag titingnan mo yung side effect, ang haba din yung although walang parang specific. Wala, lahat naman pag tinignan mo, syempre pagka gumagawa ng study yan, Willie. Ano ba side effect? I-check mo lang, titingin mo ano. Usually, pasyente, inaano. So, nasasama yon. Pero in terms of cough, wala siya. Very, very minimal. So, hindi nila ina-attribute talaga na side effect ng sartans yung cough. Pero meron ding cough kahit papano. Pag diabetes or kidney problem, ano mas choice mo? Parehong pwede. Maganda pero... sila pareho, actually. Actually, kung nag-worry ka na talaga, ang magiging ano mo lang naman dyan, yung price. Kasi mas mura yung mga prill. Kasi mga lumang gamot na po yan. Kaya lang, consider nyo rin yung mga prill. You have to take it 2 to 3 times a day. Yung captopril, every 8 hours, iniinom yan. So, kumbaga, kung hassle sa pasyente, enalapril, mga once or twice. Ramipril ang mas mahaba. Ramipril. Enalapril, kumisan, kailangan twice a day mo i-detect yun. Yung mga ganun. So, yung advantage po ng sartan, compared sa ACE, mga long-acting sila. Pero may mimili rin kayo. Kasi lately, medyo... napapansin na sa losartan, medyo nag-wane sa dulo eh. So, tendency is to give it twice a day. Pero yung mga long-acting, isa sa pakin naka-long-acting. Ano mga long-acting na sartan? Telmisartan, pinakamahaba siya, no? Parang 36 hours. Irbesartan, mahaba rin siya, pang once a day siya. Okay. Yung mga irbesartan, candesartan. So, yung losartan ang medyo na delegate na nila sa dapat lumana twice a day. Kasi. Twice a day. Lumana, unang-unang gamot siya eh. Siya yung unang-unang pumalit eh. Nawala na ng patent. Oo, madami. Actually, nawala ng patent, nawawala ng lakas. Yun yung binibigay nila sa sa mga local health centers. Meron ba ngayon? Sa centers Hindi ko sure. Apat sila. Yes. Tapos sir, itong amlodipine na favorite ko, I think favorite nyo rin. So, ano naman ang advantage niya or disadvantage over the sartan and prills? Ako sa elderly po, naka-amlodipine ako talaga. Advantage ng amlodipine, mura siya. Pangalawa, may mga comorbids, may ibang sakit yung pasyente. And for sure, pagka matanda na, mga 60, 65, meron na rin konting nararamdaman po sa puso yan, napakaganda ng amlodipine in terms of heart problems. No? May mga sakit sa puso, maganda rin siya. Although, kung heart failure naman ang pag-usapan, maganda po idagdag yung mga prill tsaka sartans. Heart failure. Pero yung mga... coronary artery disease, no? Nag-chest pain yung pasyente, ang binibigay mong drugs dyan pagka-hypertensive is calcium blockers tsaka beta blockers. Aside from amlodipine, ano pa ba ibang pin na mga ginagamit pa? Meron pa bang specific na? Meron mga ang mga available sa Pilipinas, amlodipine, filodipine, lasidipine, lercanidipine, yung zan, mga ano... may bago silang labas pero hindi pa masyadong common sa market, mga parang second gen nila na ano eh. Tapos yan lang po actually, pero pinaka sikat is yung amlodipine kasi off patent tsaka murang-mura na lang eh. Murang-mura sa Last question sir sa high blood bago tayo pumunta sa ibang topic naman mamaya, yung combination, mas maganda ba combine o na-combine lang yung presyo lalo tumpas? Kung titingnan nyo po, balik tayo ulit sa guidelines sa Pilipinas. Ang comment doon, Willie, sa guidelines natin, ang Philippine guidelines, kung available,
Kasi sa ibang lugar, hindi available. May mga pasyente akong galing Quezon. Hindi available yung combination ng gamot. Pag sinabi nyo, single pill combination, ibig sabihin po nun, merong at least dalawa or tatlong gamot na laman for hypertension. So, single pill combination. Sa mga far-flung areas, wala akong single pill combination. So, kung walang available at kung hindi affordable, anong advantage ba ng free pill combination, hiwa-hiwalay, mas mura po siya, lalo na kung generic. Yung single pill combination, mas mahal. Bibili ka na lang ng isa-isa. Isa-isa. Ikaw na maghahalo mag-isa. Yun. Ngayon, kailangan lang po yung, yan, oh, lalo na sa mga kapwa natin, doktor, kailangan nyo lang i-specify sa pasyente na pag binigay ko po ang isang amlodipine tsaka isang telmisartan, kailangan iinumin nyo po pareho yan. Kasi tendency ng pasyente, Willie, napapansin mo ba? Pagka mga 3 to 5 drugs na yung iinom ng pasyente, tendency nila, Dok, hindi ko na ininom yung dalawa, tatlo na lang ininom ko. Mali eh. So, nagtitipid tayo, dadami yung gamot kasi wala silang single pill combinations po. So, mas mura yon actually. Last question, I don't want to put you on the spot. Generic and branded, ano bang feeling nyo dyan? Ako, ang lagi ko pong ang feeling ko dyan kasi sa generic and branded, ako kung generic kasi, gusto ko yung good quality generic. Ang problema kasi, di ba, may mga lumabas na ngayon na mga, maraming, sobrang daming generic na, na hindi mo na alam kung alin yung magagamit mo. Pag pumunta yung pasyente, syempre, ang tatanong niya, ano yung pinakamurang generic? Di ba? Ako po ang feeling ko, sana, pero wishful thinking lang, ano, sana may mag, government natin, perhaps, will check nila. And then, wag na pong sobrang dami, maglagay na lang tayo ng ating national gamot na something na this will be provided by the government at cost to the Filipino people. Kasi alam mo, perfect answer. Yung universal healthcare tayo na natin. Tayo naman nagdadami ng 100 drugs na kung sino-sino. Mapupunta tayo sa ibang topic. Pero, universal healthcare na marami tayong... Para sure tayo, matest natin lang na yung... Konti, kahit weird names ng generic, basta mukhang okay. Ayaw lang nila kasi, William, magiging parang socialist tayo eh. Socialist is equivalent to communist. Yun ang nangyayari. Pero, kailangan ma-check natin. Kailangan ma-check natin. Yun ang kulang yun pa natin, yung capacity to check. Madali yung gamutin namin yung pasyente, especially mga free clinics. Pero yung maintenance to pasyente, pupunta ka one day in a year, pero yung 364 days, paano siya inom ng gamot? Kailangan affordable, kailangan available yung gamot na mura po at quality. Dapat quality, hindi pwedeng walang ano, di ba? Thank you so much, Dr. Ayan. Arnold Mina. Grabe, first video mo pa lang, sir, tinalo niyo na ako. Dapat pinalitan mo ako dito. Mahirap, mas ano ka pa nga eh, mas fluent ka pa. Binabala ko na ngayon. Ito mga followers ko nga eh, ayaw nga makinig minsan sa akin eh. Si Doc Willie ho, estudyante si Willie, ako yung resident. Ako, clerk. Noon dati, yung boss namin na yumao na, si Dr. Reniego. Oh, favorite ko yan. Ang technique noon, niloko ko itong si Willie one time. Ewan ko kung naalala ni Willie ha, that was way back. Hindi ko alam anong kukwento niya. Sa, hindi, maganda to, Willie. Si Dr. Arinego, yung boss namin ni Willie, cardiologist din po yan, pag nagra-rounds siya, mahilig po siya mag-rounds. Isa siya sa mga nagtuturo mag-rounds sa pasyente. Correct. At marami kami natutunan sa kanya. The best pong doktor yon. Sasabihin niya sa amin, maminsan-minsan, imamali mo yung tinuturo mo. Pagka napansin nila na mali yung tinuturo mo, that means nagbasa sila. One time, nagra-rounds kami ni Willie. Yung ECG, atrial fibrillation, Willie. Ewan ko na alala mo yan. Ano yan? Walang makasagot. Sabi, akin tingin nga, premature atrial contractions. Yan yung premature atrial contractions, benign po yun. Mm. Parehong normal, pero naaga lang ng tibok. Yung atrial fibrillation, irregular. Okay. Si Willie, siguro hindi mapakali. Nung tapos na kami mag-rounds, bumalik siya sa akin, hinanap niya ako sa call room, sir, hindi naman no premature atrial beat ito, sir. Atrial fibrillation to. Sabi ko, nagbasa si Willie. maganda naman yung kwento ko, ah. Wala akong bayad sa iyo, sir. Walang bayad dyan, Willie. Ayaw silang maniwala. Alam ko lahat yan, eh. Maniwala ako kayo na... Alam nila, pa-vlog-vlog lang ako. Idol ko si Willie. Alam nyo, magagawa na rin ako ng vlog. Gawa ka ng vlog, malakas. Pahabaan tayo ng buo.
Mahaba buho. Okay, thank you so okay. much. Oy, thank you, thank Maraming you. Maraming salamat po. Actually, part 1 to. Gagawa pa tayo ng part 2 with Dr. Arnold. Yan.